Ito na ngayon ang Ilihan Natural Gas Plant para makapag-provide ng stability in the power supply of the country amid the projected high demand. Sa tulong ng San Miguel Global Power Holdings, ito ay first ever liquefied natural gas cargo that will fuel its Ilihan power plant. So ito na siya ngayon, no? Sementado na itong lugar na to. Ang lawak na pala ng ginawa nila dito, no? Okay! Magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon malapit sa Batangas Bay. Yung abay, no? Nasakan na lang natin yung kon dito. Dagat. So ito pala ay malapit tayo sa Mindoro Island yan, no? So mostly kabayan, itong kalsada na to, ito lang yung main road dito na paikot to siya eh. So kung dediretso lang tayo dito, pabalik na to siya ng Batangas City. So nandito tayo ngayon sa Barangay Ilihan ng Batangas. At ngayon, ang pupunta natin kabayan, yung merong ginagawa sila ngayon dito. Actually, matagal na itong nag-exist. Yan po yung Ilihan Power Plant. No? Sa ngayon kasi, ang goal nila dito ay i-restore at para mag-operate ulit itong Ilihan Power Plant. So ngayon, sa tulong ng San Miguel Global Power Plant, sila yung gumagawa at saka yan, para mag-operate na ulit ito, no? So kuhan pala ito siya, natural gas yun. So dito maraming mga kon dito eh, mga beach saka itong mga resort kasi nga malapit sa konti dagat area yan, no? Okay, at malapit na tayo dito sa may power plant. Yun, no? Madadala lang to kasi nandito lang malapit sa kanya, kalsada. Okay, no? Malapit na tayo. Ang ganda ng location dito, no? Sarap mamasyal dito. Puro mga view ng dagat ang makikita nyo, no? Marami din pala mga kabahayan dito. So mostly itong lugar na to, pinupuntahan talaga ito ng mga turista dito, no? Okay, so nandito natin kabahayan, no? Ito na yung Ilihan Power Plant at the same time natural gas. Yes. Alam niya itong natural gas, sa pagkakaintindi ko, ito yung gagamitin pang fuel, no? Para sa paggawa ng electricity. Yan. So mostly, ang dito sa Luzon, na mas kailangan ng mga kabayan ng supply ng kuryente. So malaking tulong ito. Itong ginagawa nila ngayon dito, no? Yan lang. Akala ko kwanto siya, para siyang tulay kasi, oh. 'Di ba kasi meron ding Batangas Mindoro Bridge, no? Yan, para siyang tulay. So ito na siya ngayon, no? Sementado na itong lugar na 'to. Yan. So nalos na sa kalagitnaan lang dito, oh, ng kalsada. Kita mo na yung dagat dito kabahin, no? Meron po sa una, tinangan natin.
dami mga heavy equipments dito ah. Ayan oh. Ayan. Ang lawak na pala ng ginawa nila dito, no? Grabe yung construction nila dito. Ayan, meron pa nagbabackhoe dito. Ayan. Comment daw below kay kabayan no? Sa mga may alam din dito sa ganitong process na ginagawa nila. Ayan. Ang dami mga heavy equipments. Malatag. Oh, ito na yung view ng kuno. Batangas Bay. Wow. Ang ganda talaga dito. Alright, so ito na yung Batangas Bay kabay na. Yan, tanaw mo yung mga kon dito. Mga bundok. Ayan, so dito yung Ilihan power plant. Ayan, halos nasa kwa lang ah. Patudaan na lang siya kapag mamamasyal kayo dito. Hindi na kailangan bumababa pa dyan. Nakikita niyo ba itong barko? Meron siyang daanan dito papunta dito sa kalsada. Hopefully na matulungan itong parte ng dito sa Luzon para makapag-augment ng kuryente. Alam naman natin na madalas nagkakaroon ng brownout, paminsan naman ay rotation. Yan. So comment down below kayo guys sa mga may alam dito sa project ito sa tulong ng San Miguel Global Power. So itong Ilihan Power Plant dito sa Batangas, matagal na to siya. So sa tulong ng San Miguel, ito ay i-resume nila its operation.